Bike lights. Bakit kailangan natin ito? Ano ba ang klase ng mga ilaw ang kailangan natin mga siklista kapag nagra-ride tayo sa gabi? Marami pa rin ako nakikita ng mga siklista na mga walang ilaw habang pumapadyak sa gabi. Well, sila siguro yung mga bike to work o yung mga kapatid nating mas uunahin pa yung laman ng sikmura kaysa sa ano pa mang accessories ng bike nila. Tulad ng bike light na sa tingin ko ay importante habang bumabiyahe ka sa dilim. Kaya nagpapasalamat ako sa mga kaibigan nating content creator na mga siklista na namimigay ng libre sa mga nagbabike to work na nakikita nila sa daan ng mga walang ilaw. Sa ganung paraan, mababawasan na nila na mapahamak ang ating mga kaibigan siklista. Marami ang mga bike lights sa market ngayon. May mga mura at may medyo may kamahalan. Unang-una, inirerecommend ako na gumamit ng dalawang ilaw tuwing tayo ay nagbibisikleta sa gabi. Isang pulang ilaw sa likod at puting ilaw naman sa harap. Pero mas maganda kung higit sa dalawa ang meron ka dahil sa particular na rason. Ito yung, well, kung malobat yung isa, meron ka pang pang-backup. Or maaari mong ilagay ang extra ilaw mo sa ibang parte, tulad ng helmet, para mas makita ka ng mga motorista sa kalsada. Mas safe ang ganon, di ba? So ano ba ang kailangan natin? Unang-una na, ang headlight. Ang pagkuha ng tama at magandang ilaw ng bike ay napapanatili kang ligtas sa kalsada. Hindi rin solusyon ang sobrang maliwanag na ilaw. Ang importante ay ang visibility. Kahit ano pang brand ang piliin mo, basta't magagampanan niya ang kanyang pangunahing trabaho. Ang makakita ka. Yung tipong, uy, liwanag ng daan. At kung magbibisikleta ka naman sa matataong lugar, mahalaga ang ilaw sa harap para mas madali kang mapansin ng mga tao. Mas maganda nga kung dalawang ilaw ang gagamitin mo. Isa yung steady na ilaw at isang nagbibling. Sa paraang ito, mas madali kang makikita ng mga pedestrian na parang, hey, andito ako, ingat kayo, dadaan ako. At malinaw mong makikita ang daan lalo na hindi ka pamilyar sa lugar. Baka di mo mamalayan, may inaayos palang kalsada at hindi mo ito mapansin kung wala kang headlight. At isa pa pala, meron din ako nakakasalubong minsan na ang headlight ay nakatutok sa bandang eye level ng isang tao. At alam nating delikado yon. And it's not good. Dahil nasisilaw nito ang taong nakakasalubong niya na pwedeng humantong sa panandali ang pagkabulag na pwedeng mag-cause ng disgrasya. Kaya nakikiusap ako sa mga kaibigan nating siklista na itutok ang headlight nila sa kalsada, hindi sa bandang mata. Pangalawa na importante ay ang taillight. Kadalasan minamaliit ng mga siklista ang kahalagahan ng mga ilaw sa likod ng ating mga bisikleta kumpara sa mga headlight. Ayos lang daw kahit wala silang ilaw sa likod o taillight, may ilaw naman daw sila sa harap. At karamihan ng mga siklista ay hindi nagsusuot ng mga reflective na mga damit o safety vest habang nagbabike. Hindi raw maganda at nakakailang. So weird. What? Well, hindi lahat ng mga driver sa gabi ay alyerto sa daan. Lalo na yung mga driver na buong araw na nasa kalsada. Yung iba ay pagod na at inaantok. Kaya medyo hirap silang tansyahin kung ano yung nasa harap nila. Kaya dito papasok ang trabaho ng ating mga taillight. Ang mapansin at makita ka. Kaya kailangan natin ng mga ilaw sa likod ng ating bike. Para mabilis tayong mapapansin ng ganitong uri ng mga driver. Ang pangatlo sa listahan natin ay ang helmet rear lights. Para sa akin, hindi naman talaga required ito kung may taillight ka na sa bike mo. Pero nakakatulong pa rin ito para sa visibility sa gabi. At nagsisilbing backup mo rin ito pag nalobat yung taillight mo. Di ba mas safe kung ganito? Marami pang uri o klase ng mga ilaw na pwede nating magamit tuwing tayo ay nagbabike. Ito yung mga ilaw na hindi naman required. Pero dagdag na rin para sa visibility. Di ba mas safe kung ganito? Nasa sa inyo na lang kung gagamit kayo ng mga ito. Ito ang mga wrist light o ankle light, handlebar safety, indicator light and mirror, wireless brakes and indicator lights, handlebar plug-in lights, head-mounted lamp, LED or laser wheel spokes, bicycle frame glow lights, flashing pedal lights and reflectors, microlights na pwedeng i-attach sa backpack, pannier rack, etc. Laser light lanes. Ito yung mas gusto ko sa mga nababanggit na mga safety lights. At ang side light.
Ngayon, kung ang ilaw mo ay pinipigilan ka na makita at makakita sa daan, mukhang may mali. We have a problem! Kaya palitan mo na yan. Dahil marami ng mga klase ng mga ilaw na magandang gamitin, pero mas budget-friendly. Total, hindi naman mahirap ang maghanap ng mga ganito sa panahon na yon. So that's it mga amigo. Sana'y may natutunan kayo sa ginawa kong video. At kung meron man, please give this video a thumbs up. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pasupport naman po ng aking channel. At kung gusto mong matuto ng pagkalikot sa iyong bike, panoorin mo ang playlist na ito. At kung gusto mo naman malaman ang mga ruta at mga lugar na pwede kang mag-ride, sa tingin ko, masisiyahan ka sa playlist na ito.